naman po sa ating lahat. Nagbabalik na naman po ang iyong kaprobinsyana. So, ngayong umaga po ay sasamahan niyo ako, hindi sa pagluluto, kundi titignan natin kung paano magalit ang isang ina sa loob ng kanilang tahanan. So, tara po, tignan natin. Nya kayo matan. Di kayo malagringan na aldawon ditan. Siyak malatabilis ito yun. Ano nga daw tayo nga di kayo nagwalwalisan? Nya kayo matanan? Di kayo labumangon dita mo niya uburaan nyo. Kakaiso na nga awan miskwela yung kumamot. Di na kaya mo nga tulungan. Ni, nagadungan nga niya, nagito yan. Di kayo malang aglilinisan. Kitaan sa kita, wala ni. Puro buok yun ti mawalwalisak. Na? Sa nagmay ti iladan nyo dita, hindi kayo malabumangunan. Nagmay ti panagselselpon nyo. Kakaiso naman ka Sabado ko matida pa itulungan. Anya kayo mo tunan. Anya lo brayo kayat yun. Hindi kayo pa nakasaang dita. Anya lo brayo bumangon kayo sa mga lato yung brayo nyo. Anya kayo mo tunan. Nagdadaksi lang kayo. Dita pa mo katulungan. Dumawat kayo ti kwarta, dumawat kayo ti anya. Alis to kayo kung mag-iawat na taim ayo. Nung pa nagtrabakwa na ina. Anya kayo mo tunan. Basta ti panang sabadyo kanya kon. Bumaong kayo dita, di man nyo pinata na gindaan yun, siya tumalate at kupinan. Kitaan tayo, no, dagi yung nawon yung kusina ta, madipay nyo na yung nawon, kitaan nyo ah. Ano, kaya mo bumping? Ne, talaga mo kung madikay pala nga bumaong mo ta? Nabambanug ako. Unak malang mga sapa ako nga makaawid doon, makainan na akong tamadi kay paimot nga nakaluto gayam. Nga kayo ko tunan. Lagi din sa patusan yun dito yun, manong nga Domingo, manong aldaw nga ipagbakan niya yun nga. Urnusan niyo kung di mauawatan nga niya, dagito yun nga ako ah. Ay natin nga banda na, pero kung nagita parparis na. Nagrigat kayong mga, kwan? Ibabaunan. Nabanug ako, nasapa ka na panaltalon. Takong nakmala na makaina na akon. Tapang panunutag dahi ta igatang ti supay ko nga igatang mo ti asin. Bugkong kas kadabagas ita, nung nyaman ti kailangan dito eh. At di na pa mo nga tulungan. Anya na kita ni. Ultim mo pa nagwalis iti. Kwa, nakasimsimplian, ulit ti balay, di pa yung maaramid. Oo, da kami hindi. Di kami pa yung makatubawan. Basit lang kaya di inang mi. Oh, may kami na inang. Da kayo ngay. Papulos. Pagpagatang kayo, pwede niya niya nga kayo. Di kayo pa yung mga makaayawad. Kita nyo man na kita ni. Nakaiso na nga eskwela yung umamot. Lagi na natauhaan. Sa mabanlog lang rin. Kaputaltanon. Mabanlog pa yung pumulok kang sumana. Oh, di hidak pa yung din ganun. Siyak ti makabusot, takitain niyo, mapanak yung kusina, madipin na nalpas sa iinawal, takitain niyo ah, ang pwede nakaluto, takitain niyo, talo kayo dito yan. Nagdadak ko lang kayo. Awang kumamot, iba unan, nagpusa kayo kumamot sa nagtrabaho. Bila at kitalo ka na kayo, ah, nalpas ako nga nagwalis dito yan. Di kayo pinga bumangot, takitain niyo. Nyata ang nakangkod. Nan, nadabitan ng kakagero, gano'n na nagbibay ng kutasan rin. Patayin lang lang nun. Awang pa ti adakat ang mga pangin, nailuto mga bagasan. Wala kong mabalan, nabisaan kayo. Nadabitan puro panin, bigay ka mga lilisan. Hindi kayo nga taon, patalaw, nalilaan taon. Kaya lang nagtrabaho dito yun. Pati pa nagwalisan, di amin yung patipili, nakawawara. Di ka mo lang mga kwan. Maglinisin. Ito siya, magtumalo kayo dito yun. Ito ko lang mapaitan niya yung ah. Lagi ka na ba ang bitali mo? Hindi pa nga naiwashing, nadalawang datawashing, hindi kayo pala sa agwa. Agwashing. Naumaakan niya yun ah. Nakmalatag talo ka, bahala kayo tamang sarawo. Ang lupot ti kanon yun, datak ko lang kayo, sa palapit, patudulan niyo ah. Ang buto si kanin nyo?
Bambano ka kun, mahiblatak lang kanyayon ang aminan. Pasan mo lang, pagpagpasang dagituin ka, trabaho tatan. Madi pa rin nakawalwalis. Madi nga nakainaw. Madi ka umusan di tanim, madi nga nakaroto, nakaimutunan. Nga, katulong? Talaw mo lang kanyayon, taurang tagluto, mga matkay, mga matakitaan mo, saan pa ang biyag. So, ayun nga po mga kaprobinsyana. Alam niyo po habang ginagawa ko itong video na to, ay ang bigat po ng aking kalooban, ang bigat ng aking pakiramdam. Kasi, alam niyo po sa panahon ngayon, iba po talaga yung mga kabataan, ibang sa generation ngayon. Diba po, alam niyo naman po na sa atin noon, sa mga aking karanasan noon, na kapag ang mga magulang natin ay inutusan tayo o tinawag tayo, agad tayong tatayo. Sa totoo lang po, alam niyo po yung aking tatay, pag naglalaro ako, kapag galing ko na school, naglalaro ako. At yan ay alas 4 na, mag-alas 5 na, nadatnan ako sa bahay. Alam niyo po yung pito lang, isang pito lang. Alam ko kasi yung pito ng tatay ko eh. Pag pumito yan, ako, alam ko na galit na. Kasi alam ko naman na hindi pa ako nakagawa ng gawaing bahay, hindi pa ako nakapaglinis. Although hindi ko pa naman alam yung mga talagang gawaing bahay. Siyempre, yung stage na yun ay tinuturuan tayo. So, sa isang pito lang niya, agad, takbo ako niyan. Hindi pwedeng, hindi kaagad ako uwi kasi galit ang kasunod nun. Although, hindi naman ako pinapalo ng aking tatay noon. Talagang yung galit, tsaka yung pito, pag pangalawang pito, hindi mo pa narinig. Pangatlong pito, iba na yung tunog ng pito niya, galit na yon. So, isang pito pa lang ng tatay ko noon, talagang takbo na kaagad ako. Ayaw na ako sa aking mga kalaro. So, ayun po. Sa nanay ko naman, pag nakikita ko ang aking nanay na galing sa trabaho, galing sa bukid, at may gagawin siya, sabihin kong ako nanay. Ganun po yung ano ko, kasi alam ko yung pagod nila, alam ko yung hirap nila, na pagdaanan nila, na kasi minsan po sumasama ako sa kanila sa bukid, dinatry ko, ang hirap po. Kaya alam ko na po na pagkagaling nila sa trabaho, may gagawin ang aking nanay. Sabi ko ako na lang, kasi alam ko talaga yung hirap nila, yung pagod nila. So yun po, napapaluha ako. Sorry po. At sa mga ano, sa mga kabataan ngayon, sana lesson or mapanood nyo tong video na to, na habang nandyan pa ang ating mga magulang, iparamdam natin sa kanila ang kanilang kahalagahan. Bigyan natin ng importansya, kasi ang hirap po ng walang gumagabay. Alam nyo yun. Ako po, pinagmamalaki ko po na ang aking mga magulang. Kasi yung talagang hirap gabay, paano magtaguyod or paano gumawa sa isang gawaing bahay, doon po ako na natuto. Na dala-dala ko po ngayon. Magpapasalamat ko kasi yung itinuro sa akin ng mga magulang ko na yun ay siya ang nagpakatatag sa akin. Kung ano man yung naranasan ko, yung nakaraan ko, ayun po. Kaya minsan, ayaw ko pong magkwento kasi nadadala po ako sa ano, sa mga nakakakilala po sa akin. Alam nyo, kung ano yung napagdaanan ko, alam nyo, hindi lang isa, kundi sadyang medyo mabigat din. Alam naman natin lahat na meron, sa lahat tayo ay may mga nakaraan, may mga iba't ibang karanasan. May share ko lang po sa inyo na alam niyo po yung mga napagdaan ko, kung hindi lang ako nagpakatatag, hindi ko lang naranasan ang hirap. Siguro po kung sa pag-iisip pa lang, hindi ko po siguro ginaya, pero sabi ko kakayanin ko to, kasi kung maibang nangyari man sa akin, inisip ko na lang yung mga magulang ko na nandyan pa pala sila, kailangan nila ako. Yun ang inisip ko. Although may ibang problema, yun na lang ang inano ko. Kailangan ako ng mga magulang ko. Nandiyan ang mga magulang ko. Ayun ang naging patatag sa akin. Sorry.
Ngayon, buhay pa sila. Ipadama nyo na mahalaga sila, mahal nyo sila. Mahal nyo sila. Mahalin sila. Pahalagahan sila. Ayun po. Kung siguro man nagagalit sila, eh, siyempre, dala na rin siguro ng kapaguran. Gusto nilang matuto kayo. Ganon. Kasi huwag tayong magtampo kung ano man yung sinasabi sa atin ng ating mga magulang, kung ano yung payo nila. Kasi isipin nyo, yung mga, may mga magulang nga, sorry, yung mga iba nga na walang magulang, sumusin nila, may mga magulang, may nagsasabi sa kanila ng kamalian, or may nagtutuwid sa kanila, nagtataguyon sa kanila. Ayun. Kaya tayong may mga magulang pa. Kung kayo man ay pasaway or kayo man ay hindi nakikinig sa inyong mga magulang, sana po ngayong maaga pa, nandiyon pa sila. Pakinggan nyo sila, mahalin nyo sila, pahalagahan sila. Kasi hindi naman sila magtuturo sa atin eh. Hindi naman sila nagagalit sa atin. Yun na lang pang isipin natin. Hindi sila nagagalit sa atin ng walang dahilan. Yun ay isang paraan ng pagturo nila sa atin na balang araw. Yun ay maiisip mo, ipagpapasalamat mo na dahil sa aking mga magulang natuto ako ng ganito. Isipin nyo yun. Kasi hindi naman sila magtuturo ng ikakapahamak natin. Yan ay itinuturo nila para pagdating ng panahon, yung natutunan natin sa kanila, yun din ang gagawin natin, yun din ang maiisip natin. Kaya pala nagagalit ang aking mga magulang noon, kasi tama siya, tama sila, buti na lang. Yun ang maiisip nyo. Kasi sa akin, sa totoo lang, sadya na po, kasi sa akin, sa totoo lang, ano, yun ang naiisip ko. Kung hindi nila ako pinatatag, kung wala sila, siguro hindi ako naging matatag. So, yun po. Dadadala po ako sa, ano, sa aking nakaraan, sa mga napagdaanan ko. Sorry po, pasensya na. So, ayun po. Dito ko na po tatapusin kasi parang hindi ko mapipigilan ang aking emosyon. So, sana po sa ating video ngayon, may natutunan kayo. O kahit short video lang siya. Gusto ko kasing i-share yung aking napagdaanan. Diba sabi ko sa inyo sa aking unang video, sa aking intro, i-share ko sa inyo kung ano yung buhay ko, kung ano yung napagdaanan ko, kung ano ako, kung sino ako. So, yun po. Maraming salamat. Sana po may natutunan tayo sa video ngayon. Sana po patuloy niyo akong suportahan. Subscribe, like, and share po. At huwag niyo na rin pong kalimutang pinutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa sunod natin mga video. Maraming salamat po. God bless. Pasensya na po.